Hai guys. Kan. Main apa ya? So guys. Ngayon kasi nag-work ako as virtual assistant. Kayo rin ba? Interesado kayo maging virtual assistant? Ito lang kasi yung skill na napansin ko na kailangan mo para maging successful virtual assistant ka. Una, kailangan marunong ka makinig. Makinig talaga ha. Be present sa meeting. Pag kinakausap ka, intindihin mo kung ano yung sinasabi. And huwag kang mahihiyang magtanong kung hindi mo maintindihan. Huwag na huwag kang mahihiyang magtanong. Kasi, pag ikaw, pumalpa ka sa ginagawa mo. Kasi yung mga task, minsan, it takes hours, o kaya mabilis lang. Pero kahit na ano pa yung task, pag nagkamali yan, yung workflow nyo masisira. Magagalit talaga yung boss mo. Kaya, kailangan talaga matuto kang makinig at marunong kang sumunod. Totoo ang magtanong at dapat pag gusto mo mag-virtual assistant, itatak mo na sa isip mo na mag-aaral ka ng mag-aaral. Matututo ka ng mga bagong technology, mga bagong application, mga bagong software. Tsaka, aralin mo siya in a way na magiging efficient ka. Try to master it talaga. Intindihin mo talaga yung pinaka-software niya. Lahat ng pasikot-sikot doon, intindihin mo. Pag may pinagawa sa'yo, may pinapasok. Kunwari, ngayon, may pinapagawa sa akin yung boss ko as parang article writing siya. Diba? So, hindi ko lang siya basta gagawin na kung ano yung inutos niya. Well, sa una, oo, diba? Gagawin ko ano yung inutos niya. Tapos, at the end of my shift, mag-aaral ako kung paano ko siya i-optimize, kung paano ko siya mapapaganda pa. Kasi sa virtual world, sa virtual assistant world, para maging high value ka, para makahanap ka ng mga premium clients, kailangan premium ka din. Magaling ka rin gumawa. Kaya sobrang halaga na interesado ka dapat na mag-aral at your spare time. Kasi yun lang din naman yun eh. Makakita ka ng ibang client na hindi nyo ipapagawa sa'yo. Kaya, kumari, ngayon meron akong client, diba? Pumasok ako sa kanya na bago pa lang. So, pakilala ko sa kanya, bago pa lang ako, wala pa akong alam. So, anong value ko? Wala. Mababa. Pero, hindi naman doon natatapos yung pagiging virtual. Huwag kang matapos sa pagiging mababa. Huwag mong isipin na huwag mong iisipin na hindi mo kaya ang isang bagay. It takes time lang. Iba-iba lang tayo ng pamamaraan kung paano matuto at kung gaano tayo kabilis matuto. Yung iba, pagkasabi, natuto na agad. Yung iba, kailangan ng 2 ulit. Yung iba, 10 ulit. Pero yung ulit lang yung kailangan mong ulit-ulitin. Hindi sinabing hindi mo talaga kaya. Tsaka nag-improve naman eh. Kumari, ngayon ka palang nag-aaral, di ba? Tinetake ka ng mga 10 beses kang umuulit sa isang project, sa isang lesson na kailangan mong aralin. Yung sa 10 ulit na yun, napapractice na din yung utak mo eh. Yung susunod na lesson, malay mo, 9 times mo na lang uulitin. Yun yung
Yun yung maganda dito. Kasi the more na nagpa-practice kang mag-aral, the more na mas marami kang nalalaman, mas madali mong maiintindihan yung mga susunod mong aaralin. Nagigets nyo ba? Tama ba yung mga sinasabi ko pa? Nakukuha nyo ba yung punto ko? Ang pinaka gusto ko lang iparating is kahit sa ang industry, kahit na hindi pa yan sa virtual world, kung gusto mong umasenso sa buhay, tanggalin mo yung limitasyon mo sa sarili mo. Wag na wag mo sasabihin, hindi ko kaya yan. Kaya ko yan. Wala namang magaling sa umpisa eh. Wala namang magaling sa umpisa. Kahit si Pacquiao, hindi siya magaling yung unang suntukan niya. Nasa repetition. Tignan mo ilang beses yung maban si Pacquiao bago naging magaling. Kasi, totoo naman na ang sarap kumita ng malaki. Lalong-lalo na kung virtual assistant ka. Kasi work from home ka eh. As long as may internet, dala mo yung laptop mo, makakapagtrabaho ka. Hindi ka tulad na namamasukan ka. Kailangan mong pumasok, kailangan mong sagupayin yung traffic, kailangan mong sagupayin yung init, yung ulan, yung hassle sa pag-commute. Kailangan natin i-maximize kung ano yung mga latest trends. Tulad nito ako. Ngayon, ang social media world, di ba? Kahit na sabihin natin na nung una, sabi ko, nakakahiya yan. Ayoko nyan, gusto ko mabuhay ng misteryosong type. Yung walang may kilala sa akin, yung mga gusto ko lang na may kilala sa akin ang kilala ako. Ako mamimili kung sino may kilala sa akin. Kaso hindi eh. Sa panahon ngayon, kailangan mo talagang magpakita sa social media. Kailangan mo mag-build ng sarili mong brand. Sarili mo yung brand mo. Kailangan natin mag-adapt. Kasi tingnan mo nga, sila Elon Musk nga, ini-interview eh, diba? So, recap lang. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo na kung ano yung tamang mindset para maging high value ka. Makita mo yung mga premium clients. Kailangan mo muna maging premium ka. Nasa work ethics mo yun. Papasok ko ngayon na hindi mo alam yung pinapagawa sa'yo, tuturo sa'yo. Bukas, makita ng client mo na, aba, galing mo na, alam mo na kung ano yung mga gagawin na, hindi ko pa natuturo sa iyo yan. You take initiatives to learn on your own. Kasi para sa iyo din naman yun eh. Sino ba yung pinakamakikinabang sa nalalaman mo? Siyempre ikaw, di ba? Yun naman ang virtual world eh. Ay, virtual assistant world eh. Binabayaran ka para mag-aral ka. Para pag inutusan ka, alam mo. Basta. So, take away lesson.
kahit nasang industry ka, kahit na anong pinapasok mo, kung gusto mong umangat sa buhay, you have to give extra effort. You have to work hard. You have to take initiatives to improve. You always have to seek improvement. Dahil yun ang magdi-differentiate sa'yo. Yun ang differentiate ng successful na tao at sa average na tao. Is yung successful people, they keep on learning things, they keep on improving. They tend to kasi, tignan mo si Kobe Bryant, ano sabi niya? Bakit ang lupit niya? Kasi, he works hard than any other people. Pag pumasok ka daw sa court, na nagte-training siya, nauna na siya, di ba? Nagte-training. Hindi siya papayag na siya ang unang magpapahinga. Nauna na siya, siya pa ang huling matatapos sa training niya. Yun ang dahilan kung bakit siya naging successful. Wala yung talent-talent, yung inborn kang matalino, walang ganun. Nasa hard work, dedication, lahat na dadaan sa tiyaga. Kaya nga kung may tiyaga, may nilaga. So, yun. Bye.